Magandang araw sa lahat. Ngayon po ay may ginagawa akong sasakyan, Tahoe 2015 model. Ayaw daw umandar. Ano lang siya, cranking lang. Lakas ng ano, hanggang sa mawawit lang yung baterya kasi cranking lang, hindi na i-start. Tapos mausok yung exhaust. Kinik ko yung injector. Yung injectors niya, isa-isang injector. Okay naman yung ano niya, yung coil niya sa loob, yung resistance niya pasok sa specs. Pati yung butahe meron din. Ginagawa ko kasi hindi ko makita kung may misfire pa kasi hindi umandar to ginagawa ko after kong na injector test, okay yung injectors, so proceed ako sa compression test. Yung nag-compression test ako, inuna ko yung bank 1. Ito yung result niya sa compression test. Yung bank 1 niya, cylinder 1, 160 PSI. Pangalawang test ko sa cylinder number 3. Ayun. Zero pressure agad. Tapos continue ko lahat para may records ako sa kada cylinder. O isa lang yung ano niya. Yung bank 1 niya dito. Ito yung bank 1. Kaliwa. Kaliwang bahagi ng makina. So ito yung 1. Yung dalawa to, 1 tapos 3. Ito. Kasi cylinder number 1. Tapos cylinder number 3. Yung doon cylinder number 5. Tapos yung last doon cylinder number 7 yun eh. So number 3, yung bagsak. Nakita ko yung ano, yung valve spring niya. Putol. Putol yung valve spring niya. Ayan o. Valve spring putol. Sa intake. Intake side. Ito yung sa exhaust side. Intake side. Putol. Zero pressure. Kailangan kong ano to. Partan ko muna ng compression ano, yan valve spring na yan. Kasi putol siya eh. Gagawin ko, tinanggal ko yung natanggal yung spark plug doon. So lalagyan ko ng hanginan ko doon. Pressurean ko ng hangin para yung valve ano sa ito. Aangat. Para makuha ko yung valve spring. Palitan ko ng valve spring. May valve spring ako itong spare. Para ma-check muna. Ayun guys, lagyan ko muna ng nito. I-pressurize ko muna rito sa spark plug area. Mayroon kami yung tools dito yan. Ito yung tools namin. Cylinder leak down tester. Yan. Ay, kakabit ko dun sa spark plug. Ito. Spark plug dun. Ito yung naputol na ano. Bubble spring. Tinanggal ko na yung rocker arm. Ngayon, nalagyan ko ng ano dito sa spark plug area. Ito sa number 3. Number 3 spark plug. Lagyan ko ng cylinder leak down tester. Para maangat yung ano niya, yung valve. Angat yung valve para hindi mahulog yung kasi kailangan tanggalin ko yung spring. Para hindi mahulog, lagyan ko ng pressurized air dyan.
Ito. Cylinder leak tester. Para ano, para ma supplyan ko ng hangin sa ano, workshop air. Yung workshop air namin. Ayan na. Tapos, yun o, tapdid na yan o. Kasi, tinapdid center namin, inikot namin yung crankshaft para matapdid center yung, matapdid yung ano, number 3 piston. Ayan o, hindi mo sa madiin. Ayan. Hindi mo naman sa madiin kasi yung pressure niya, tinutulak yung valve pataas. So, pwede ko itong matanggal, pati yung lock dito, retainer niya. Hindi ko naman madiin, oh. Tigas na, kasi sa gawa ng hangin, yung pressure. Pressure ng hangin. Ayan, tatanggalin ko to para may subukan yung hindi biyak, ano, yung okay na valve spring. Yung retainer. Yan. Malambot lang naman yan eh. Yung retainer na nandiyan lang yan baba. Yung retainer oh. Ayan siya guys, ang putol. Spring putol. Gagawin ko ngayon, pwede ko nang may extra kaming spring dito. Ayan na guys, oh. Ilagay mo ang grasa para paglagay ng retainer, hindi mahulog. Tapos may tools kami na ano, valve spring compressor. Pero yung cup niya sa taas oh. Ang ano, ang compress ng spring, valve spring. Tapos lagay ko rito guys. Yeah. No, kita na yung ano. Yung dulo ng valve. Lagyan ng retainer. Ito sa lalim. May grasa yan, hindi mahulog. Inagawa ko, naikot lang yan. Yan. Sa kabila. Yan oh. Pag secure na yan, luwagan mo to. Kailangan dalawang kamay. Ayan siya guys. Secure niyo yung dalawang retainer. So dahan-dahan ka lang sa pagluwag dito. Pwede mo iangat sa konti. Pag maangat mo na siya, paluwagan mo na ito. Taas. Ayan. Ano na
siya. Tapos tagalan yung tools niya. Yan. Tanggal na yung tools. Ayan na siya guys, oh. Well, na yan. Secure na yan siya. Tapos kung nag-alanganan kayo, pwede mo siyang papukin ng rubber mallet dito, rubber hammer. Para masiting yung cap niya, yung tenet. Yan, ang sitting na siya. Tumunog. Tumunog kasi may hangin kasi yan eh. Hindi ko pa tinanggal yung hangin. Yan o. Oh. Ito. Cylinder lockdown tester. Pwede ko itong tanggalin. Kasi secure na yun eh. Tanggalin ko ito. Tapos balik ko yung rocker arm. Para lang matisting ko na kung under na ba siya, wala nang ano, misfire, loose compression. Tapos yung truck niyan, 30 Nm. 30 Nm. Yan, 30 muna yung ano, kasi hindi siya na-balance dito. Tapat balance yan eh. Kutin ko muna itong crankshaft. Yan, balance na yan. Balance na siya oh. Yan ang tamang pag-ano siya, torque. Hmm. 30. Yan, kabit ko na yung valve cover dito para testing ko na agad para malaman kung yun ba ang dahilan kung bakit hindi siya nag-start tapos cranking na siya. Okay guys, balik ko muna yung valve cover. Yan guys, nakabit ko na yung valve cover tapos biniverify ko ulit yung cylinder number 3. Nireform ko ulit yung compression test. Yan. Diba yung una, zero pressure. Yan. Pangalawa na, bago na yung valve spring. Yan na siya, 150 PSI na. So, halos magkapareho sila. Ngayon, ay kapit ko na yung intake manifold. Push yung mga spark plug. Sabi ko para ma-start ko na siya. Matry. Guys, kita. Ayan na guys. One click lang. Start na agad. Ayan siya oh. Di ko pa kinabit yung cover. Kasi akala ko meron pang iba. So yun lang pala. Yung valve spring niya.
putol yung valve spring. Number cylinder number 3. Yeah, no. Putol. Ito yung tools niya, oh. Pangkabit. Walang part number, eh. Tapos yung cylinder leak down tester namin. Yan, oh. Ayan siyang, ayan lang guys, ayan o. Okay na siya. One click lang yung starting niya. Yung cranking niya, start agad. Ayan na guys, salamat sa panonood. Thank you.